kanyang report, no? Akala ko mag-report to via Zoom. Ano nangyari? Tama, Ruel? Idinaos ng Department of Industry ang kanilang mga events ngayong araw na isinagawa sa isang supermarket sa Barangay Tagapo, Santa Rosa City. Unang isinagawa ang pagbibigay ng award sa mga nakapag-comply ng mga requirements para sa safety seal. Ang naturang programa ng DTI ay pinamunuan ni Ms. Marisa Argente, ang Assistant Regional Director ng Calabarzon, at naging pangunahing bisita naman si Director Jeremy Marquez, Fair Trade Enforcement Bureau. Ipinahayag ni ARD Argente ang kanilang isinagawa para sa safety seal. Kung i-evaluate ang kanila pong establishment, at amin pong sisiguruhin na sila po ay makakapasa para po sila ay mabigyan ng safety seal certificate na kanila naman pong maaaring ilagay sa kanila pong mga premises bilang pagpapatunay na sila po ay isang establishment na may mataas na pagpapahalaga sa kaligtasan ngayon pong panahon ng pandemya sa atin pong mga mamimili, pati na rin po doon sa kanilang mga empleyado. Pinaliwanag din niya kung paano mag-a-apply at saan-saan mag-a-apply. Anong mga ahensya ang tumatanggap ng application ng... Sa pong establishment na interesado na magkaroon po ng safety seal certificate, ay ito po ay kinakailangang mag-a-apply sa mga issuing authorities po ng safety seal. Bukod po kasi sa DTI, ay pwede din po mag-issue ng safety seal ang Department of Tourism para po sa atin po mga tourism-related sectors. Ang atin pong DILG para po sa atin pong mga sector na nasa sa government. Kasama din na po yung kung gusto pong magkaroon ng safety seal ng atin pong Bureau of Fire, ang atin pong mga barangay halls, ang atin pong mga local government units, national government agencies, yan po ay sa DILG nag-a-apply ng safety seal. At kung sa amin naman po sa DTI ay ang mga tulad po ng mga establishments na supermarkets, groceries, ang atin pong mga convenience stores, atin pong construction na supply stores, hardware, logistics, at ang atin pong mga barbershop, saloons, at iba pong mga service and repair shops. Yan po sa DTI maaaring mag-apply for safety seal certification. Kasama rin po natin ang DOLE, kasi ang DOLE naman po ang bahala kung may mag-a-apply po ng safety seal sa atin pong mga manufacturing enterprises, sa atin pong mga construction sites, sa atin pong mga utilities, ano po, like our electric water power companies, ang atin pong mga including our information and communication companies like our private publication, news and movie production, TV and radio companies, at saka po mga warehouses. So apat po kami na nag-i-issue ng safety seal certification. Ito po. Sinabi rin niya kung ano-ano ang naitutulong ng DTI sa mga consumer at mga negosyante habang nasa panahon ng pandemya na maraming nagsasarang kumpanya at nawawala ng... Consumer Welfare Month ngayon, bukod po dito sa kami po ay nag-acknowledge na po, nag-award po kami ng safety seal, ay kami rin po ay merong diskwento caravan. Dito po kasi sa diskwento caravan, ang amin pong partner, tulad po ng ngayon po na atin pong na-witness dito po sa Pure Gold Price Club, dito po sa Santa Rosa, ay meron po kaming mga produkto na kung saan ito po ay may discounts. Ito po ay mapapakinabangan ng ating mga households kasi ito po ay may discount nga po. At kung kayo naman po ay may negosyo, pwede nyo po itong mabili. Siyempre po, pag may diskwento, meron po kayong allowance para makapagpatong po ng profit margin. At ito po ay makakatulong sa mga may negosyo. So, yun po ang isa naming programa. Meron din sila umanong mga pautang. Sundin lang nila ang proseso na ipinahayag ng DTI.
Ang isa pa po ay meron din po naman kami mga pautang. Ito po ay under the Small Business Corporation. Ito po ang financing arm ng Department of Trade and Industry. We have the CARES program. Ito po talaga yung aming COVID response program. Ang pag-apply po para sa financing assistance ay online. Ito po ay para po mas mabilis at saka po agad po ay mai-upload nila ang kanila pang, kung mga documents na nire-require po doon. Nandun po lahat ang mga requirements. Pupunta lamang po sila sa website po ng SB Corporation. Para po mas fair, ano po, wala pong bias. At ang SB Corporation po kasi, ang kumbaga po ay mas may expertise para po sa pagtitingin kung ano po talaga ang kailangan ng ating enterprise. Mula sa area ng Calabarzon, ako si Romel Madrigal nagulat sa DZRJ10, ang Teleradyo Bandido TV. Maraming salamat kasama ang Romel Madrigal sa iyong report. Alam mo, maganda yung mga tinalakay ng DTI sa ngayon. Pero doon ako na alamin itong binabanggit ni ng tagapagsalita ng DTI kanina o yung mga nagpapaliwanag mula sa Department of Trade and Industry mula dyan sa Calabarzon area. Ito hong safety seal. Carmel, nandiyan ka ba? Ayun o, parang kini. Pagkatatapos lang ng programa nila. So, ginawa na natin ang balita. No? Pero po, napakarami pa ng programa ng DTI na gustong ibayag pero hindi na natin kayang ilagay doon sa ating video. So, kaya ito ngayon, ano na tayo eh? Ayon dun kay tagapagsalita nga. Sila umiikot sa buong Calabarzon para naman sa kanilang mga programa. Talagang dahil nga nitong ating itong nangyaring pandemya, gumagawa sila ng mga pamamara kung paano kikita, kung paano mga pagprograma, kung paano bababa mga piliin. Tulad nga ng mga iskwento, karapan, ginagawa nila para naman yung mga kahit papaano, lalo na yung mga paninda, no, pag doon pinipili sa mga kanilang sa mga may project sila na iskwento, karapan, nagkakaroon naman ng tubo itong mga nagtitinda sa mga maliliit na tindahan. Oh, yung binabanggit niya kanina, Carmel, na safety seal doon ng mga establishmento. Halimbawa, diyan pala i-apply muna ng establishment para maiwas sila ng safety seal. Kasi dito kasi sa ECR, siguro may tatlong buwan na tuloy-tuloy na ipinatutupad diyan. At ang pagkakaalam ko diyan, after 6 months, pagkatapos ng 6 na buwan, dapat mag-apply ka muli. Kung ikaw ay tuloy-tuloy mong ginagampanan yung paglaban sa COVID-19, kasi alam ko may kinalaman yan sa COVID-19, itong safety cell na ini-issue mula sa DILG. Hindi na tinatanong kung nag-a-apply pa uli, hanggang 6 na buwan lang yan, Carmel, dito kasi sa NPR. Particular na dito kasi sa barangay, dito sa Barangay Ugong, nagkaroon na ng safety seal certificate at ang pahayag nga ng ilang mga official, particular na si Barangay Chairman na Ed Nazar, ay sinabi niya hanggang 6 na buwan. Kapag pagdating ng 6 na buwan, ay dapat mag-apply ka muli. At kung makita na tuloy-tuloy na ginagampanan mo ang pagsunod ng mga protocols na sinasabi ng DILG, ay muli kang iisyuhan ng panibagong sertipiko na nagpapatunay na ikaw ay naligtas. May sertipiko na ligtas. Patuloy na sumusunod. Yeah, oo. Kaya ganun. So, requirement. Parang natutukan natin ng gusto kanina, yung kaugnay lang sa mga itong karaban na ginagawa ng DTI na may kinalaman sa pagninegosyo naman ng ating mga kababayan dyan. Marami pang ibinita sa ating kanina. Bagamat talaga ng mga naka-record, hindi na natin masyadong nakuha lahat. Kanyo,
naman ng kanilang programa kanina. At umiisip talaga sila, no? Umiisip ng mga pamamaraan kung paano magkakaroon ng pagkakakitaan yung ating mga kababayan, kung paano magiging safe yung ating mga kababayan sa sinasagawa nila dahil nga dito sa TTC na ito, pare. Okay? Or pare, Dimi, ayun, may kasama ko dito yung aking dalawang saka kameraman at saka isang assistant. Kita Terli at saka si Tita Mayra kasama natin dito sa ating makaigala. Pakainin mo na yan at baka lumagpas na yung pananghalian, tayang naman. Oo nga. Inayos ko na, pinahula ko na. Ah, ganun. Okay. Pati yung pari ko, maraming salamat at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Mabuhay ka. Maraming salamat kasi